illegal nga droga, korupsyon. Bisan pag unsa ka hugot ang ginapatuman sa gobyerno nga mga reforma kay kining illegal nga droga, dako man kayo nig negosyo, no? O ang mga koneksyon ni ini mga katinig, grabe po. Unya, ang problema, ubay-ubay ang sistema, naghinahinay po, kabalo na ang mga sindikato, paunsa pag maniobra nga makalusot, no, sa ilang dili maayong binuhatan. Ang lain pang gikaatubang sa atong gobyerno karon ang problema sa pandemya nga COVID-19, pero dere sa korupsyon, gipamahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte aron mahulong kining korupsyon sa gobyerno, dapat daw ang sunod nga presidente kinahanglan magdeklara og martial law. Ayay ka. Pero ang si mga panlantaw nini sa itong mga ekonomista o mga nag-obserba sa zona ni Presidente, atong kauban karon si Professor Ramon Belino Jr. sa Ateneo de Davao University. Prof, good morning. Yes, magandang umaga. Magandang umaga rin sa lahat ng nakikinig. Opo. Ano ho yung tawag rito? Ano ho yung inyong nakikita o mga nakita at narinig at posibleng magiging direksyon at anong epekto ng ginawang SONA kahapon na Pangulong Rodrigo Duterte? Yeah, actually yung direction yung ating medyo problematic eh. Yung umpisa kasi ng kanyang speech medyo okay naman, no. In fact, ang unang observation nga natin, the president was very political, no. Ibig sabihin very accommodating, no. Sanay na kasi tayo, no, na sa mga ganyang speeches may pasaring kaagad siya sa kanyang mga kritiko. Pero yesterday puro ano eh, na-mention niya pa, no, si Senator Tito Soto, si Vice President, si Vice President Lenny. Right? Sinabi niya na mahal niya mga Bicolano. So I was expecting na all throughout ganun yung magiging tema ng kanyang ano. Then nag-start siya ng comprehensive at saka directional na speech. Kasi nag-mention siya na, oh, ito yung sinabi ko sa aking persona, no, ito yung gusto kong yan, no. Pero yun na nga, no, unfortunately in the middle of the speech medyo na-distract yung ano, presidente, kaya medyo kung saan napunta, hindi na natin nakita yung direksyon. Then yung pangalawa na sana gusto kong ano is that yun talaga, since makikita naman yung direction, no, based doon sa kanyang mga una-unang SONA, at least sana na-mention niya, no, kung saan tayo papunta, no, especially dito sa post-pandemic situation and post-administration situation. Kasi last na niya na speech na eh, last niya na SONA, so sana sabihin niya na ito yung nakamit ng ano ng ating administration, ito yung medyo kulang pa, and dito tayo ngayon yung ano, no, dito tayo ngayon papunta at magagawa lang natin yan, no, sa tulong ng Kongreso at ng susunod pang administration kung sino man yon. So sana ganun yung ano eh, ganun yung ini-expect ko. Tapos medyo ano rin eh, medyo nag-segue rin siya, no. I was hoping sana na although hindi naman siya nag-mention ng pangalan, pero of course, no, may patama naman siya na doon sa isang mayor na alam din natin na front runner din for a national position. Aside from yung usual na patama niya sa mga komunistang insurgent. So general, no, yun ang napakahaba kasi ano eh, ang haba ng kwento ng presidente. At the same time, no, he kept on mentioning things na he has already mentioned doon sa kanyang past five zonas. Pero sa observation natin sa kanyang mga zona, actually, hindi naman talaga gaanong malaman yung kanyang zona, pero ang nakikita natin doon sa action. Kumbaga, sabi nga nila, mas mahalaga yung action ginagawa kaysa sinasabi. Yeah. So, yun lang kasi, alam natin, no, na humuhugot kasi ng inspiration din yung ating mga kababayan. So, yun yung zona eh, no. Kasi kumbaga sa ano, sa laro ng sports, no, yan yung ano eh, yung parang motivational speech ng coach, no. Para alam ng mga players kung ano yung gusto mangyari ng coach. So, alam naman natin, no, na may mga pre-zona na ginawa itong administration, which is ako first time ko na nakikita yung mga pre-zona doon na mismo din i-discuss, no, kung ano yung mga programa. Although napakarami kasi noon, hindi natin ma-monitor lahat at saka hindi naman siya kino-cover ng media. Correct. So, of course, no, hindi alam ng mga ordinaryong Pilipino kung ano yung mga na-discuss doon. So, we're just hoping sana, no, na merong ano, no, merong ganung parang motivational speech
sa ano no sa presidente, pero of course no, we know President Digong na ano no, hindi siya mahilig sa maging motivational speech, no, mas gusto niya pang magbiro. kaya nga ang dami niyang jokes nung ano no, nung kanyang speech. Uh-huh. Pero yun ang ano, sayang no, kasi yung ano eh, in fact medyo hindi ko na nakuha yung later part no, yung last part ng kanyang speech na medyo malaman yun no, kasi may yun yung mga plano sana niya no sa post pandemic at post administration, pero ano eh minensyon na lang niya no, like for example yung pag-establish ng department para sa ano talaga no, para dito sa mga pandemic and sa mga viruses, which is yun yung ating talagang sinasabi na dapat palitan nitong IATF, kasi dapat may isang ahensya lang talaga na magiging responsible diyan no, para at least kung papalpak yung polisiya, meron tayong accountability. Ngayon kasi walang accountability at nagtuturoan na lang yung mga leader natin sa IATF. So yun sana, sayang no, na tapos itong ano, itong mga economic mga economic reforms at economic policies na makakatulong sa mga negosyante at yung mga may-ari ng mga businesses na makapag-umpisa ulit no, pagkatapos natin makontrol itong pandemya. Pero doon sa usapin ng pandemya, ang isa sa mga inilutang niya ay posibleng pagkakaroon muli ng lockdown katulad ng mga unang araw ng nagpatupad tayo ng lockdown sa ating bansa dahil nga sa Delta variant na nakapasok na ngayon. Sa pinakahuling report ng DOH, mayroon nang na-discovering tig isang kaso ng variant ng Delta sa may Tagum City at Davao City. Yeah, actually yung ano naman kasi ngayon pwedeng ano lang eh, pwedeng for emergency na yun na ganun mga policy. So parang hinahanda na lang ng pangulo. Kasi alam natin kung anong nangyari dito sa India, Indonesia. And currently ito yung nagpapataas ng kaso dito sa Malaysia, Thailand, and possibly Vietnam. No, alam natin ang Vietnam is one of the success stories no dito sa COVID. Pero ngayon nagkukumahog ang ano eh, ang Vietnam. So, yun, that's a possibility, no? Kasi, pero sa ngayon, hindi natin muna tinitingnan yun, no? Kasi baka magpanik yung mga, yung taong bayan, no? And alam natin, we cannot afford another national lockdown. Masyado nang, ano, tinamaan yung ating ekonomiya. Correct. Hopefully, itong mga granular lockdowns na ginagawa, no? Ito, meron na yata sa Ilocos, eh, granular lockdown. Dito sa Davao, wala pa naman, no? Kasi, wala pang indication no, na tumataas. No? In fact, yung trend pa ngayon dito sa Davao City, medyo bumaba ng konti. Mm-hmm. Pero makikita kasi ng ano yan, eh, ng ating mga agencies na kung biglang mag-uptick, yung biglang taas, no, like tulad ng nangyayari ngayon sa Metro Manila, so, na, ano eh, possibly na kumalat na talaga. No? Kasi, ano naman eh, pwede naman makontrol yung pagkalat ng Delta. No? Pero yun na nga, no, pag nagkaroon ng biglang surge na naman, unfortunately, of course, itong Metro Manila naman ang major natatamaan kasi karamihan ng kaso na naman ang doon sa kanila. Doon sa kanyang kampanya laban sa illegal na droga, talagang kitang-kita naman na sinabi niya 6 months noon na extend pa hanggang ngayon na rin pa rin yung problema sa illegal na droga at na-discover niya na ang laro ng illegal na droga, pati yung mga nasa opisyal o mga opisyal ng gobyerno. May mismo mga tanggapan pa ng gobyerno, lalo na ng Bureau of Customs, ano? Dito nagkakaroon ng laro yung mga sindikato, yung sinisingit doon sa mga ipinapasok na mga kontrabando o mga kargumento, no? Kayo ba satisfied din doon sa kanyang ano? Sinabi at inamin na bigo siya. Actually, we're expecting sana no, na he would be mentioning statistics. No, at least yung mga tao nakikita kung from where we are now, no, nasaan na ba yung war on drugs natin, that would include no, yung mga tinatawag na collateral damage. But unfortunately, na, no, he kept on mentioning 9 generals, no, but no names was mentioned. Kaya no nga eh. Tapos, pangalawa, is that na-mention niya yung mga agencies na involved. No, although, sinasabi niya nga, no, professionalizing itong ating armed forces and PNP is one of the ginagawa nila ngayon. Pero like for example, no, ano ba yung reforms na kailangan natin dito sa Bureau of Customs, diba, dito sa mga ports, no, kasi aside from sa Bureau of Customs, syempre no, itong Coast Guard natin, napalakas na ba natin? Kasi nag-mention nga siya no, na ginagawa sa barges, no, which is tama na nating report ngayon, ginagawa sa barges na itong drugs at inuhulog na lang sa tubig.
then lalagyan na lang nila ng GPS, then kukulutin na lang, no? Sa dami ng ating islands, no, paano natin masisecure na hindi makapasok doon yung drugs, no? So hindi naman sila dadaan ngayon doon sa usual na dinadaanan ng mga produkto, eh pwede naman na dumadaan ito dito sa ano, no, sa na pinapaanod na lang dito sa dagat at kukunin na lang. And we have been ano, no, we have been monitoring that, na may mention na natin na bigla na lang itong mga mangingisda natin, no, nakakapulot na lang ng mga cocaine dati. Oh, di ba? So, yun, no, ang tanong natin ngayon is what shall we do about it, no? It's good na may mention, no, kasi magiging aware yung mga tao. But the question is, ano naman yung gagawin ng ating gobyerno doon sa ganung karating problema? Kaya nga, no. Isang bagay na lang, Prof, alam ko marami ka pang schedule sa usapin naman itong West Philippine Sea, na kung saan ay mainit pa rin pinag-uusapan sa kasalukuyan, at isa sa na-mention ng Pangulo yung walang kakayahan ng ating bansa kung sakasakaling girahin tayo ng China. Actually, na-mention niya, at least pina-explain niya ulit, no? Kasi unang-una sabi niya, ano ba gusto niyong gagawin ko pa, di ba? And nagsalita na ako sa ano, sa United Nations General Assembly. Sinabi ko na doon, no, na yung decision ng tribunal is already part of the ano, international law. So wala nang magagawa yung China doon. So tayo mag-aantay na lang tayo kung ano yung gagawin ng international community with regard to our ano, to our issue with China. And then minention na niya yung United States. Ang sinabi niya, oh, sige, nandiyan yung United States. Yung sabi ng United States that they are willing to defend us. Pero merong ano yun, no, may specific conditions yun. Hindi at all times, no, na the United States will be on our side. Correct. So, yun, sinasabi niya na, ano pa ang pwede kong gawin, no? Ano gusto niya na makipagyera? Kasi wala naman akong magagawa. Eh, hindi ko nang pwedeng perasahin yung China. At pag pinerasan yung China, sigurado, no? Although, ano naman, no, meron naman tayong ibang other means. Kasi, na-mention niya yung diplomacy, no, na pwede namang yung diplomatic niya. So yun, ginagawa na natin yun, although sa tingin natin, no, it has been abused by China. Yung pangalawa naman is that pwede naman tayong humingi ng ano, no, ng tulong dun sa other parties, no, like yung Australia, India, Japan, na ganun din yung kanilang problema, no, dito sa China. And it ano, no, kailangan na natin expose itong pinagagawa ng China sa international community so that makakuha din tayo ng international support. Kasi nga, tama yung presidente, hindi natin kaya itong mag-isa. But ano nga, pwede na natin simulan, no, yung trabaho ng, no, pag release ng mga propaganda materials, no, para sa international community para makita nila yung ating situation. Similar situation din yan, no, sa ibang bansa, like for example yung problema ng Rohingya. Diyan, no, hindi nila ma-resolve yung problema ngayon. So humihingi sila ng tulong sa international community. So sana ganun din yung gagawin natin, no? As we continue our diplomatic ties with China, no? Kasi iba naman yung usapin ng ating economic at saka ating ibang usapin sa China. Iba naman yung problema natin sa ano, no, sa West Philippine Sea. So pwede naman we continue our diplomatic ties with China, but at the same time, no, we are not willing to surrender our sovereign right dun sa lugar na yun. Nagumagawa pa rin tayo ng paraan para talagang ipaalam na sa buong mundo, especially sa China, na hindi natin sinusurrender yung lugar na yan. Kaya nga. Sir, maraming salamat po, no, sa binigay mong oras sa ating programa. Thank you so much sa panahon. Okay, maraming salamat, Mar Power. God bless. Stay safe pa, Thailand. Opo. Si Professor Ramon Abilino Jr. sa Ateneo de Davao University. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Oh, napasay lang mga schedules, no? Pero kung imong tanawan, mga katinig, ikaw kontento ba ka sa huling ulahing sona ni Pangulong Rodrigo Duterte? Daghan ang dili kontento mo lagi kay gina-expect nga dito itira na niya tanan kay last nga sona. Pero ana magandang iyang style kung tanawan ni mo ang mga naunang sona hangtod sa ikalima. Wow, galas nga sona niya karon. Kung imong tanaon, dili gid kayo ka nag-expect og bugat, pero dito sa ubos nimo ma-feel, no, ang kabugaton. Tingon nila action na louder than word daw, no. So mao na ginapakita ni Pangulong Rodrigo Duterte mas importante ang aksyon, no, kaysa istorya.
Samtang sa pika sa bahin mga katinig, alas 6:21 na ang atong oras. Na-mention po ni Presidente Duterte ang ihang recognize no? Ang mga nahimo po sa Senado sa Kongreso. Munang nipalakpak po ang mga membro sa Kongreso sa Senado. Human sila gimension ni Pangulong Rodrigo Duterte no? O usab. Ang nakanindo, tiri ang katong malasakit center nga gimugna ni Senador Christopher Bongo kung diin aduna nay 100 no ka mga malasakit center sa tibuok Pilipinas ang usa ka one stop shop health assistance center nga mao'y ginapangayoan og hinabang sa mga pasyente nga ginadala o sa mga balay tambalanan. Nya gawas niini na mention pud ni presidente ang katong iyahang pag-encourage no sa Senado nga magpasa og kining balaod para sa paghatag og dugang mga benepisyo hilabi na sa mga mo retire no nga mga naasa serbisyo. Oo, gimension niya katong mga uniform personnel. Mga un-uniform personnel. Alas 6:22 na mga katinig ang atong oras. Tinig ng bayan. Tinig ng bayan. Dako ang natabang sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ni Brian Marcelo sa pagwagtang sa iyahang balatian. Saan na ako sulit ba? Sabi niya, yun ang doktor magpa-biopsy ko. Ang first, gawas sa resulta sa biopsy nga papillary carcinoma. Wala ko lang na una-una. Kung gitry ng iyahang produkto, ang Yaki Capsule, i-split na ko ng kinom 3 times a day sulod sa isa kabulan. Pagabot sa kabulan, nagpabalik ko biopsy. Pag gawas sa resulta, natingala ang doktor, nga ano daw nga, negative ang resulta. Sulta sa biopsy. Wala na siya. Iyan ang Yaki Herbal Capsule. Mas epektibo dapat subukan nyo. Mapalit sa mga butika. Pagkaon nga kulang sa nutrients. Walay exercise o dili maayong stilo sa pagkinabuhi. Siguradong sakit ang padulngan o kamatayon. Ayaw hulata nga mahitabo kini. Masigarbohong ipaila-ila. Garlic Plus! Garlic Plus! Garlic Plus! With sodium ascorbate. Kombinasyon sa garlic o vitamin C. Garlic nga natural antibiotic. O vitamin C nga immune system booster. Makatabang paglikay sa high blood, heart disease, diabetes o cancer. Garlic Plus with sodium ascorbate. Natural ug mas epektibo. Mas epektibo. Garlic Plus. Palatian Impas. Mapalit sa mga butika. Anyong haseyo. Gusto mo bang mag-abroad sa bansang Korea para iwas ma-scam? Tunguhin ang tanggapang makakatulong sa iyo. Ang Flycor Korean Office. Flycor Korean Office. Mahalaga ang government-to-government processes at POEA hired. Dito, tutulungan ka ng Flycor Korean Office. Bawat taon, libo-libong Pinoy worker ang kailangan ng Korea. 100,000 pesos pataas ang buwanang sahod at maraming benepisyo pagkatapos ng kontrata gaya ng SSS, separation pay, return cost of insurance at departure guarantee insurance. Para maiahon ng pamilya sa kahirapan, lumapit sa Flycor Korean Office dahil nagpapahiram sila ng cash assistance matapos na ikaw ay pumirma ng kontrata. Maximum of 50,000 pesos with zero interest. O ano pa ang hinihintay mo? Tara na sa Flycor Korean Office na matatagpuan sa 3rd Floor Central Marketing Building, Quezon Boulevard, Kidapawan City. Mari din silang makontakt sa cellphone number 0926-267-8178, 0970-071-8530 at hanapin si Ma'am Jim para matutunan ang mga legal na proseso. Lumapit sa Flycor Korean Office. Nagbibigay din ng libreng orientation. Mas ganado sa produktong sigurado MM Face Premium Muabag Stock Asenso. Ang inyong mga baboy, manuog bibe, baka o kabayo, kanunay pakana o MM Face Premium. Arong paspas ang pagdako o maayong resulta MM Face Premium. Maayong magpatubo. Kayo
ba ay naghahanap ng affordable na kagamitan? Huwag nang mamroblema dahil nandito na ang tindahan na SWAC sa inyong mga budget. RJO Japan Surplus. Sila ay nagbibenta ng cabinets, sala sets, sofa, beds, toys, plates, casseroles, ceramics, gift items, at marami pang iba. RJO Japan Surplus. Matatagpuan sa MH Del Pilar Street, Kabakan, North Cotabato. Ano pang hinihintay nyo? Tayo na sa RJO Japan Surplus. Your store that provides your needs. Kaibigan, mahina ba ang kita dahil sa konting ani ng pananim mo? Huwag nang problemahin dahil nandito ang klarong sagot dyan. Ang Caligro. Oo, Caligro o California Grower High Grade Foliar Fertilizer. Makakatulong para gumanda ang bunga ng inyong pananim tulad ng palay, saging, mangga, mga gulay, gaya ng talong, sitaw, kamatis, at marami pang iba. Hindi lang yan, kaibigan. At eto pa, non-toxic na. Environment friendly pa. O, di ba klaro? Caligro, Caligro Foliar Fertilizer. Siguradong dami ani. Mabibili sa inyong Suking Agricultural Supply. Approved by Happy Farmer. Para sa inyong mga katanungan at inquiries, i-text 0939-389-4886. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Mga katinig, alas 6:27 ang atong oras. Pagkita natin mga programa sa bahin na dawat o sa tag report no sa tong mga kaubanan kung diin sa Matalam Cotabato zero open notification prioridad karon sa LGU atong sayro ng dugang balita ihatod kanato ni Tiniga Trece Lizelle Banga. Yes, sa Kalisel, may nga buntag. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Prioridad karon sa Matalam LGU ang programang Zero Open Defecation. Gahapong adlawan ng apod-apod ang lokal nga panggamhanan sa Matalam ug mokabat sa 415 ka mga toilet bowl ngadto sa upat ka mga barangay kung asa adunay dagang ihap nga walay mga banyo. Nakadawat og 139 ka toilet ang barangay Poblasyon, 50 sa New Pandan ug 226 sa barangay Lampayan. Mismong si Matalam Vice Mayor Cheryl Valdivieso Katamco ang nanguna sa pagpanghatag sa maong mga toilet bowl. Matod niya nga aduna pay daghang mga barangay ang nakalinya nga hatagan sa LGU aron masulbad ang kakulangon sa mga kasilyas sa mga barangay sa lungsod. Samtang dakusap ang pagpasalamat sa mga residente nga nakadawat ngadto sa LGU. Para sa Tinig ng Bayan, ako si Tinig Trece Lizelle Anyon Banga. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:29 ang atong oras samtang sa pito sa pang update diri sa kaso sa COVID-19 ng mga katinig ang bagong kaso nga natala sa COVID-19 na sa tibuok Sokcharjan region mas taas ang mga naayo kaysa mga bagong kaso. 164 ang bagong kaso sigon sa datos nga gipagawas no sa Department of Health Center for Health and Development 12 kung diin doon na po'y naayo nga naasa 226 sa kasamtangan na nasa 2,548 ang aktibong kaso. So naganaog ang aktibong kaso, maginaot kita nga magpadayong kini. Bisan pa nga nagataas ang kaso usab sa mga ihapa sa mga nangamatay. 860 na pod ang gikatala nga namatay kung diin nadungagan kini o siyam. No? Ka mga 8 ang nadugang namatay kagabi. Tulo ni ini ang taga Jensen, tulo ang taga South Cotabato og duha ang taga Sultan Kudarat province. Sa probinsya sa Cotabato mas daghan po ang natala nga naayo 54 ang gika-report nga naayo og 30 ang mga bagong kaso. Sa 30 nga bagong kaso
28 nini ang local transmission nga duna gyapon no ang katong mga atong mga frontline health workers sa mga naigo sa kaso. So sa 28 ka mga local cases mga katinig ang uban ini nakuha sa mga natakdan sa mga miyembro sa pamilya o sa mga trabahuan no. Og 18 nini ang taga Midsaib Cotabato, then uno mang taga Pigkawayan, tulo ang taga Carmen, duha ang gikan diri sa Kidapawan o isa ang gikan sa Alameda. Sa 54 ang naayo, 20 niini ang taga Midsayap, 11 ang taga Kidapawan City, 7 ang taga Carmen, 5 ang taga Matalam, 4 ang taga Mlang, 3 ang taga President Rojas, 2 ang taga Kabakan o tiga Isara ang gikan sa Alameda o sa Alyosan. Diri sa Dakbayan sa Kidapawan, sa tuang Daily Census no sa real time Daily Census nga ginapagawas sa City Epidemiology Surveillance Unit, 121 ang kasamtangang aktibong kaso, nisaka na pod sa 47 ang ihap sa mga namatay no. Diri sa 121 nga kasamtangang aktibong kaso, duha ang nadugang kagahapon, unya 11 pod ang gika-report nga naayo. So tungod ni ini ang barangay poblasyon paghihapon ang dunay taas nga kaso, 57 no ang kasamtangang aktibong kaso, unya dunay Siam sa Singaw og Lanaw, 8 ang sa barangay Paco. Uy, nitaas ng Paco kaniadto tag 3-4 traba karon, 8 na ang sa barangay Paco, then tigpito ang Sudapin og ang barangay Amas, unya taga tulo no ang sa may Balindog, Magsaysay og sa may Manungol og Mateo, tigduha ang Ilumabis og barangay Marbel og Muaan, then isa ang sa Unica, San Isidro, Linangkob, New Bohol og sa Nuwangan. Oo. Balabag isa no, tigisang kaso. So mo na siya ang kasamtangang aktibong kaso sa COVID-19 diri sa Kidapawan City. So busa amping-amping kita mga katinig, maghinaot kita no nga kay ginapanday na karon sa DOH o sa National Interagency Task Force on COVID-19 ang ipatuman nga mga restrictions sa karong umaabot nga bulan na sa Agosto, unya natala na ang tigisang bagong kaso sa Delta variant sa COVID-19 dito sa Tagum City o Davao City. Basin makaapekto kini kung dili mapunggan nga mudaghan ang kaso sa Delta variant. Ang sumala pa sa report, naayo naman daw ang katong mga naigo sa Delta variant, pero kinahanglan gyapon nga ipadayon ang contact tracing. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Alas 6:33 ng atong oras. Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan. Aron masiguro na itong himsog ito mga kabataan, ayon nyo kalimti ang pagpatumaro sa Kiniyaki Vitamins. Kikalipay og dako ni Lina Jean Dumandan taga New Pontevedra, Antipasco, Tabato. Ang iyang pagpatumar sa Kidiyaki Vitamin sa iyang anak nga si Marjorie kay himsog na kini og iya pud ginahaplasan sa Yaki Liniment Oil ang mga pinaakan sa lamo. 4 months ako na siyang ipainom og Yaki Vitamins. Niya nga haplas pud na iya Yaki pud niya oil. Nakaroon niya basta ng taon, nabuskos na in taon. Yan ang Kidiyaki Vitamins og Yaki Liniment Oil. Epektibo gyud na sila mga higala. Busa sulay lang ninyo. Mapalit sa mga butika. If you are in Kidapawan City, stay at LA Resort and Hotel, a quiet place for relaxation. Avail of the family and regular rooms with free breakfast, cable TV, Wi-Fi ready, and enjoy 2 hours of swimming for free. We have function halls for weddings, birthdays, conferences, reunions, product launching, and other occasions. We have a wide variety of foods and arrangements you desire. LA Resort and Hotel is located at 117 Barangay Paco, Kidapawan City, North Cotabato. For reservations, call 064-572-3738 or cell phone number 0930-401-7039. Like us on Facebook at LA Resort and Hotel. Remember the place, LA Resort and Hotel. Your home away from home.
Himsog kaayo ang papa ni Lorena Cunanan nga si Felipe, taga Matutungan, Santa Cruz, Davao del Sur. Tungod kay nagamaintain siya sa pagtumar sa Yaki Herbal Capsule ug kadunay pod nagapanghaplas sa Yaki Liniment Oil. Kanang maintain niya sa blood niya ba? Ang Yaki Oil ug Yaki Capsule naplas niya taga gabi bago siya matulog. Okay na kay kuya, bisag tiguwang na sa ilang gyapon. Yan ang Yaki Herbal Capsule ug Yaki Liniment Oil. Mas epektibo, dapat subukan nyo. Mapalit ka na sa mga butika. Han, naunsa naman yung panahon ron, uy? Dagaan ang nagkalisod tungod sa epektos pandemic. Apil pod kita. Han, ayaw pa stress. Kay musamuta og kalisod. Kay ang stress ra ba, mao ka na ang makapahinay sa ato ang pangdepensa. Diao, gitimplahan tika og Okira Coffee. Uy, salamat, Han. Wala na tay mahimo, Han. Kung dili, pabaskugo nato ang atong kaugalingon. Uban sa pagsalig, na mahuman raning tanan. Kalami pa di ay ning Okira Coffee, Han. Makapabaskug yun di ay. Korean Red Fanex Ginseng ang nagunang sagol sa Okira, Han. Dunay mangosteen, maong makabaskug. Dali na, Han. Baskug na ko. Kana ba? Ang pagkaguba sa mga mata ugon retinopathy ang isa sa mga posible nga komplikasyon sang diabetes. Likawan ang high blood sugar. Mag-inom sang Serpentina Plus Herbal Capsule. Mabakal na sa mga butika. SSS pensioner ka ba? Maayong balita! Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch nagahatag og mubo nga interest rates sa tanang mga pensionado sa SSS o SSS pension loans. Walay advance interest, one-day release ug mukita kapag 500 pesos na komisyon sa matag-aprubahan nga loan referral. Ang Davao A-Plus Credit Corporation Kidapawan Branch makitaan kini sa Hitosis Building, Dio Street, Kidapawan City ug matawagan sa 064-577-3414 or cell phone number 0919-066-8395. Abri sila Lunes hangtod Sabado, alas 9 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Davao A-Plus Credit Corporation, Kidapawan Branch. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Sa 105.7 Joy FM! Mga katinig, alas 6.30 i-odso na atong oras. Patayin kita na atong programa nga Tinig ng Bayan. O karong nga buntaga, ato ang bisita. Ang ato ang aktibong board member, si board member Krista Piñol Solis. O ato ang hisgutan ng daghang mga butang, no? Sa panahon na sa pandemya, importante gyud kaayo nga dunay mahatag nga hinabang sa tuang nga mga kaigsuunan, especially sa mga mag-uuma nato og mga mulupyo sa probinsya nga grabing kalisod ang nasi nati. Pero bago ni ana, ato pong hisgutan, no, kay kagahapon ako ang na kaistorya si Lieutenant Colonel Bernard Tayong kung nag-update kita dito sa kaso sa pagpatay sa usa ka doktor, si Dr. Robert Kadulong Senior, nga kung diin tagiya kini sa Kadulong Medical Hospital sa Maipikit, Cotabato, gipatay ni atong adlong Biyernes samtang naga-jogging. Og ang dili maayo ni ini mga katinig kay karong panahon na kulang na ganitag mga doktor tungkol sa pandemyang COVID-19, kini gipatay pa, no? Ang lain-lain nga mga organisasyon sa mga doktor sa Medical Society, especially sa Maguindanao ug Cotabato City, nagpamahayag og pagkondina, no? Diri pod sa tua ang ato ang mga medical society pod adun na po'y pamahayag. Ay, kadali lang. Okay. Bisita na to karong buntaga si board member Krista Piñol Solis sa board. Good morning po. Good morning, Sir Lord, Ma'am Grace, at sa tanan nagapaminaw, maayong buntag po. Salamat kayo sa imuhang pag-adto sa itong sibihanan. Nabasa na ko sa mga ligawas ng mga news item, doon na po mo ipamahayag, no? Inyohang gikundi na kining pagpatay kay Dr. Kadulong Senior. Unsa po ng standing niyo, ma'am, kalabot ni ini kay sa kasamtangan wala di gi-create nga task force nga mag mututok sa investigasyon sa pagpatay kay Dr. Kadulong.
may mga unang information na gawas nga ang motibo sa pagpatay sa iyaha, land conflict ang ginalantaw kay daghan dahil yuta ni si Dr. Kadulong sa pikit, no? Unya, daghan ang gulo ang ginatanaw. Ang sumala sa ato ang PNP Provincial Office, doon na ay person of interest, pero wa pa sa gihapon, matino gud kung kisa gud ang naasa loyo sa pagpatay sa naasoy nga doktor. Thank you, Sir Loy. Actually, nung nabasa ko yun, sir, nung umaga, opo, nagtaka talaga ako sino nakadulong. Uh-huh. Kasi si Bong Kadulong, yung anak niya po, classmate ko sa medical school sa, okay, Davao. Opo. So, nagtanong ako, sabi ko, sir, sino mong Robert yan? Kasi Robert din siya. Papa niya pala, no? Hindi ko po, I did not get that honor to meet the senior, the, okay, father, Robert, Sir Doc Robert Kadulong. Pero, I'm my deepest sympathy to Bong's family, no? Kasi ngayon na kailangan natin ng mga doktor, may-ari pa sila ng ospital, no? I'm not saying na yung ibang lives na nakuha ng hindi maayos na pagpamaraan na is baliwala. I'm not saying that, no? So pero syempre iba talaga kasi pag personal mong kakilala din, no? Kaya sabi ko, nangingi din ako. Actually, I asked Mayor Sumulong Sultan of Pikit and my fellow board member Dulia Sultan. Sabi ko po, Mayor and Board, patulong naman po na mahanapan ng hustisya ang pagkamatay ni Dr. Robert Kadulong. No? Nakikiramay po tayo sa pamilya niya. I'm not really sure what is the motibo po sa pagkamatay. No? Pero from the po, no, nag-post ako na I condemn the killings of our fellow doctor and sana mabigyan ng investigasyon na at na unbiased and mabigyan ng hustisya. Ang dami pong nag-react na, oh, mabait yan na doktor, siya nakatulong sa pamilya namin, sa pasyente namin, bakit naman sana... Siya pala yung dating ano, municipal health officer ng Pagalungan and Pagagawan. And Pagagawan, maging Danao. Oh, bago siya nag-retire, no? Then pag-retire niya, nagtayo ng sariling hospital. Yun yung Kadulong medical hospital sa poblasyon Pikit. Oo, kakalungkot. So sana po naman na mabigyan ng ano ng agarang hustisya. Oo, kaya nga po katulad ng mga iba ring mga naging biktima, opo, no? Opo. Ma'am, sa kabilang banda, tayo ay nasa panahon ng pandemya at mahalaga yung assistance na binibigay sa ating mga kababayang naghihikahos na dulot na apektuhan nitong pandemyang sa kasalukuyan. Isa sa mga programa na nakatawag pansin sa amin ay yung ginagawang pagkakaloob ng pato ba yun? Oo, yung Muscovidac. Muscovidac, oo. Bakit ito ho yung ating ipinamimigay sa ating mga magsasaka na napiktuhan? Hindi ba pwede manok? Kasi pag ang broiler kasi 45 days may kakainin ka na. may pangkarne ka na, may pangulan na, o pwede mong ibenta, di ba? Opo. Opo. Bali, ito pong Muscovidac production. Ang funding po nito, ang budget nito galing sa DA Saad, DA Department of Agriculture, Saad Special Area for Agricultural Development. Ito po yung second tranche nung panahon ni Secmani na DA pa siya, Secmani Piñol. Ito po yung second na 25 million na tinanggap po ni Gov. Nancy Katamco. At ang prioritize po natin ito, under din sa food security program ni Gov. Nancy at sa food security team saka sa OPAG, yung mga calamity affected municipalities. Kaya po si Tulunan, nabigyan, si Makilala, at pati po yung mga ibang calamity affected. So, bakit Muscovidac? Actually, nagtanong din ako, hindi ko man kabisado ang mga livestock. No? Sabi ko, bakit po Muscovidac? Ano ba ang pwede nating pagkakitaan nito? So, syempre, at 5 to 6 months, para kasi siyang native chicken, meron kami native chicken, 5 to 6 months, ready to lay na siya. Both balot, pwede mo ibenta yung balot, and at the same time, pwede mo rin siya ibenta as meat. Oo, tapos may kasama pang feeds nung pagbigay nila, feeds at saka yung net. Okay. Oo. So,
hindi naman ako nag-again sa broiler. Kumakain din naman ako ng broiler minsan. Yung native chicken at saka yung mga parang native na mga livestock. Yung pagkakagrow nila kung hindi naman organic. Hindi natin masyadong sabing organic pero healthy or backyard raising ang pagkakagrow. So medyo mas healthy yung kanilang nakakain at pag na-consume ng tao, medyo mas healthy din siya. Sa bagay. Kasi maraming purpose, no? Yung binanggit ninyo, pwede gawing balot, pwede rin salted egg. Pwede po. Puso na ngayon yung mga salted egg chips, yung mga sauce na salted egg. Pero ang problema yata, Doc, ako matagal naghahanap ng babaeng Muscovy duck. Mahirap hanapin. Bakit po ganun? Karamihan puro lalaki. Pag bumili ka sa yung tawag dito, yung mga nagbebenta ng mga ganito, hirap hanapin ang babae kaysa lalaki. Kasi yun po yung nagpaparami, yan yata yung mas mahal. Nung pagbigay nga po nila sa makilala, 10 female, sa isang tao or sa isang grupo, 10 female is to 1 male. So 10 is to 1. So mas marami pa rin talaga yung babae para mas madami ang pagbigay. Pero doon sa mga binibenta, ang nangyayari, kulang sa bagay, hinuhold ng mga ng mga farmer yung babae kasi yun ang nagpaparami. Opo. So 1:10. Sana all. Pwede sa ganun. Chicken ganyan din. 1:10. Pero ang kakibat nun do, kasi do, madali siyang alagaan kasi pag may open space ka lang dyan, madali siyang paramihin. Ang sabi po ni yung nag-inquire ako sa food security sila, Sir Jerry Tingson. Dapat, kung may swampy area ka, at least medyo big enough para maikot-ikutan. Swampy, hindi naman masyadong fish, hindi naman kasing laki ng fish pond. Basta yung pwede silang maglublub daw sa tubig, okay na daw yon. Tapos, gawa mo lang ng kaunting maliit na sisilungan nila. Pero, doon sa pagkain na na binibigay sa kanila, gano'ng karami yon? Hanggang kailan? Kasi, para pang simula lang? Opo, pang simula. Pero isang sako po per katao yung binigay nun. Parang 50 kilos yata yung... 50 kilos. So, tag-sampung, abutin pa ng... So, tamang-tama, maubos yung ibinigay na pagkain, mag-start na siguro mangitlog yung kanilang Siguro po, ang kaya kinukonsider din natin yung mga ganitong klaseng mga livestock na ipamimigay. Gusto natin din yung low maintenance. Hindi masyadong mahal alagaan. Hindi masyadong magastos alagaan. Para po, yung ma-maintain din ni farmer or ni grower. Aha. May nagtatanong dito, Doc, no? Apo. Ask po, pwede ba mupalit manok breeder at paano? Bibili sa inyo po siguro? Sa inyo? Sa amin. Sa farm siguro ninyo? Pwede naman pupunta lang po kayo sa Braveheart Farms. Pero ito po pinag-usapan natin yung livelihood program ng government. Okay. Kung halimbawa breeder ka, gusto mo lang bumili ng ibang, tawag doon? Uri ng manok. Opo. Meron kayo. Ano ba yung binibenta niyo mga manok? Po yun may breed po. Napunta na tayo sa Braveheart Farms. Ano po yun siya? Mix po siya ng good layer at the same time magandang meat. Native ito? Native po yung isa. Yung isa is may mix siya. Yun ba yung malalaking basila? Basila ng mga manok? Parawakan. Parawakan sa amin, pauwakan. Pabas-basil din natin sa So, balikan ko lang, Doc, yung pinag-uusapan natin doon sa ipinamimigay Muscovy duck. Ilang munisipyo ang target na bibigyan? Sa naalala ko po, sir, nung last kami nag-meeting with the food security team, Tulunan, Makilala, parang pati Kidapawan, i-prioritize po kasi nila doon sa funding na nauna, yun yung mga earthquake and baha na mga municipality. So, si Makilala kasi marami kasi talaga siyang naging nadaanan na calamity. So, I think pati si Kidapawan makakatanggap and also si Tulunan, meron na po yung iba. I'm not sure sa iba sa Magpet, pero yung 20, kasi po ito, I think this is 5 million yung naunang pang calamity. Yung susunod na 25 million is buong North Cotabato naman po. Pero
ano, depende sa municipality, anong need nila. Hindi naman lahat ng municipality kailangan ng kailangan ducks, hindi naman lahat na kailangan ng chicken. Yung iba kailangan ng seedlings or mga training. So, iaangkop pa rin po yung ibibigay natin ng mga ayuda doon sa per municipality pangangailangan. Sino po yung qualified? Sino nang pumipili para sa recipient ng nasabing programa ng gobyerno? Ano po to? Pwede ba isang ordinaryo na alam naman natin na naapektuhan din? Direktang hihingi o mismo ang DA o ang inyong opisina o ang barangay ang pipili? Okay. Usually po, yung mga para mo malalaman kung sino talaga yung calamity affected, magre-report man po yan sila sa barangay. Mm-hmm. Si barangay naman po ipapasa yung listahan kay MDREAM, yung mga Disaster Risk Reduction Management Offices, na ito sila yung tawag nilang calamity report. So once po magka-calamity report, minsan merong quick response fund or may pondo sila minsan 30% para sa pambigay ng ayuda. Mm-hmm. At the same time, yun din po yung priority minsan ni mga municipal agriculture offices na unang bigyan ng mga pang-livelihood. Like for example, also sir, sa minsan sa President Rojas, saka sa Antipas, pag magbabaha po is yung mga pananim nila na mga palay or mais na aanuhan po na ano tawag dito, yung na nadadaanan ng malaking baha. So, syempre, una po silang mabibigyan. Basta may, importante, may calamity report. At saka, syempre, importanteng factor po dito ang ating mga barangay officials and purok officials na kilala po nila kung sino talaga yung mga farmers or tenants or yung mga tag-iya po ng mga lugar na yun. Sa side naman ng recipient, ano naman ang kanilang responsibility or in return, ano? Kasi, maalala ko dati yung ginagawa nating pamimigay ng mga cattle at saka ano ba yan, mga baboy doon sa mga affected ng calamity, ang kanilang responsibility paramihin din yung resulta, parang ipamimigay din sa iba. Opo. Itong sa programa sa mga pato, same ba ang konsepto o iba? Parang ganun din po. Kaya nung sa makilala po, binigyan sila per organization, per farmers organization. Parang communal. Patupaladad pa lalakihin, padadamihin nila. Tapos yung mga susunod po is i-share na po nila sa kanilang mga kasamahan sa organization. Uh-huh. Yung mga kalabaw po, sa ngayon, wala pa tayo masyado sa OP Vet, sa province. Pwede tayo makahingi ng tulong po niyan sa Philippine Carabao Center, sa PCC. Magre-request lang. Ang mga kanding naman po, pati ang mga baka, pwede po tayo makahingi ng tulong sa NDA or National Dairy Authority. No, so as a recipient, as a farmer, dapat po, syempre updated si barangay na farmer kayo, updated si municipal agriculturist office nyo po, mag-inquire po kayo doon kung ano pong mga programa or ayuda na pwede nyong makuha as of now na available. And pinaka-importante po, si DA kasi, ang binabasihan po ni DA is yung kanilang lista, yung database nila. Ang tawag nila doon sa database is RSBSA. Kung organization naman po kayo or association, magpa-affiliate po tayo para yung bawat ayuda po, yun kasi yung din binabasihan nila yung kanilang database. So yung pinaka-importante po, get listed. Parang sa mga PhilSys ID or sa mga government ID, magawag tayo magpa-koloro, magpa-ID po tayo, magpa-lista tayo na we are a farmer, ano po bang ayuda, may mga training ba kayo dyan, pwede naming ma-avail para po mas ma-recognize kayo. What if pumalpak yung pag-aalaga nila, ma'am? Doon, sabihin natin, kasi ang maganda kasi sa pato pala, matibay sa sakit ito. Opo. No, hindi, katulad ng, hindi katulad ng manok na madaling magkasakit. Halimbawa, hindi lang magandang panahon, sinisipon na, no? Pero itong mga pato, iba sila. Madali silang alagaan. Pero may mga chance pa rin na pumapalpak. Ano mangyayari? Mayroon pa rin bang silang inaasang ayuda na manggagaling sa gobyerno o wala na? Basta't binigay na sa kanila ng gobyerno, bahala na sila. Ano naman po, sa maalala ko po like sa OPAG at saka sa OP Vet, na mention nila yan, yung parang, kunyari, binigyan sila ng livestock. Tapos, hindi naman sinasadya na talagang namatay for sakit or ano. Parang, pwede silang bigyan ng panibagong tulong pero siguro hindi na muna yung baka agad. Kasi
parang i-validate pa kung talaga bang hindi namatay during fiesta, mga ganon. Hindi nakagat ng banakon during birthdays, mga ganon. So, meron pa rin naman, pwede pa naman po makatanggap ng ayuda, no? So, i-report lang po talaga sa inyong munisipyo or sa barangay. Yung, syempre, yung totoo, sana ingatan din talaga nila. Makakatanggap pa naman po. Pero siguro, baka may waitlist na, baka matagalan lang ng konti. Oo. Pero ma'am, ang isa sa mga nakita ko, sa mga ganitong klaseng programa ng gobyerno, ang iba, ginagawa nila, maliban doon sa tinuturo kung tinuturoan sila paano mag-alaga, pero ito sila mga farmer, ibig sabihin alam na nila paano mag-alaga. Pero yung pagparami at paghahanap ng market, yun ang isang ano, yun ang isang dapat i-package din natin, ano? Kasi yung iba siyempre nasa isip nila yung pagpaparami lang, yung pagsasaka lang, pero doon sa business side, sa market side, wala silang alam doon. Tinuturoan din po ba yung mga recipient nito? Opo. As a matter of fact, sir, hindi ko pa lang alam about sa ano ha, sa Moscovida kung ano ang ating training. Pero for example, sa ano po sa mga tilapia, tinuturoan din paano yung minsan yung mag-dried, gumawa ng mga dried fish, pati yung mga packaging na fish, mag-debone ng fish. May iba-iba po tayong training para hindi lang sila mag-focus sa... Ang problema po kasi natin na since before, napansin ko din for the past two years, we are giving out mga seedlings, fingerlings, binhi. Pero pagdating ng harvest, magtatanong po si farmer and fisher folk, saan natin to bebenta? Anong tulong ni government sa pag-process or sa pag-marketing. So far, si Gov Nancy, Katamco, ang ginagawa niya is nagpapatraining siya. So, yung mga fruits, ipapatraining niya na gawin yung dried o kaya gawin yung candy. So, at the same time, ipaprocess natin, tsaka yung tinutulungan natin maging certified or accredited like with DTI para pwede silang makabenta locally ng mga produce kagaya nila. Kagaya nung ginawa ng Cacao Farmers Association sa Antipas, di ba? Ano po yun sila, Antipas Multipurpose Cooperative. Actually, first time ko yung nakita na meron nga silang ano doon, pagawaan na ng chocolate. Nagbigay lang kami ng cacao seedlings. And then nagsabi sila, sabi ko, saan ko nyo ibebenta po ito? Ah, dito sa ano Antipas Multipurpose. Ah, meron na bala kayo? Kasi kaya amaze talaga ako sa hiling ko talaga. Nakita ko yung, yung produkto na gawa nila, Noy. Sir Noy Alejo. Ang ganda ng packaging. At talagang masarap yung kanilang chocolate. May dark chocolate, may 60%, may 70%, may milk chocolate, may, ano yung tawag dyan? Tablea. Tablea, Iba-ibang klase. At least sila, ano na, kumbaga naka-establish na. Bago pero, lang po nila yung binuksan, yung kanilang chocolate ano making. Kasi ang tumulong si DH at si DTI. Mga February pa lang yun. Pero yung buying and selling nila ng mga cacao, anong tawag mo dun? Yung buto, yung bunga niya? Opo, yung bunga nila. Nag-buy and selling na sila. So, ngayon na sila nag-venture into ano. So, so nag-buying din po sila. Minsan may buying station daw sila sa Kidapawan. Midsayap sa iba't ibang area, no? Oo. Sana ganun din sa sistema ng ano ng pag-aalaga o pagpaparami nung nung ating ibinigay na mga Scooby-Duck, ano? Actually, yun po yung kung narinig nyo na, sir, di ba, yung Mandanas Doctrine, Mandanas Ruling, yun yung tinatrabaho ko ngayon for the past 3 months. Yung mandate kasi ni DA. Si DA nag-mandate, saka si DBM, saka si President Duterte na unti-unti yun yung i-prepare ang LGU sa pag-download. So far, si DA, yung aming PAFES, Province-Led Agriculture and Fisheries Extension System, yun na yung pag na-download na unti-unti, ipe-prepare natin ang probinsya at ang LGU, pati yung barangay. Ano ba yung ginagawa nilang programa? Ano yung mga pera na meron sila? Tayo na mag-implement. Pati yung farm-to-market road, si barangay na. Mga machineries, si probinsya na. Ang mga LGU, may kanya-kanyang database na. Para mas systematic or organized ang approach natin sa agriculture and food security. Oo. Kasi, kumbaga, dapat pang matagalan, ano? Yung nakikita natin na ibigay para sa kanila para hindi na hingi ng hingi. Instead, pagdating ng panahon, sila naman ang mag-share, magbibigay ng bunga ng kanilang produkto na tinanggap mula sa gobyerno. Doon po sa MOA PAFES, hindi lang
bigay ng bigay ng mga binhi or whatsoever. Processing, pinaparami po natin yung extension network natin, yung mga farmers technician, tapos yung mga training. Gusto natin well-trained sila. Tapos yung mga processing, kaya may mga machineries na po, maraming machineries na ipamimigay. Like, harvester, mga corn sheller, pati equipments into processing yung ating final output para value adding, hindi lang tayo magbebenta ng compress. Hindi lang tayo magbebenta ng mais per kilo, ng palay. Maidadagdagan natin, or kaya saging, magagawa natin siya into another product. Mm-hmm. At pwede pa nating ibenta, hopefully, kung accredited tayo with the yung kanilang international, ano nga yung tawag nila, international nila na para makabenta ka, maka-export ka. Mm-hmm. So pag may machine na tayo na gano'n na accredited, pwede na tayo maka-export. Yun ang dapat na i-pursige natin, ano? Para sana po ma-approve na aming PAFES at matapos na makag-move forward na kami. Opo. Doc, ihahabol ko lang, interesado talaga gustong bumili ng manok. Ipapackage daw po sana kung pwede with the crop Philippine Crop Insurance sa kung pwede yung ano yung pagbili ng manok sa inyo, pwede ba yon? Yan ang hindi ko po alam, pero yung sa amin sa post na Braveheart Farms and Nursery, si Sec Manny Piñol po kasi ang in charge niyan. Pero sir, kung gusto nyo, ibigay ko na lang yung number ko po, mag-text sanay na lang tayo. Para kung may queries ka about sa Braveheart Farms. So it's 0917-702 2182. At 0917-702-2182. Ito yung number ko. Number mo? Apo. Na nasa akin, ano? Apo. Text lang kasi wala yata signal doon sa inyo. Opo, minsan walang signal. Problema din signal doon sa inyo, ano? Oo. Doc, ako'y nagagalak, ano, dahil nagbigay ka ng panahon dito sa ating programa at naipaunawa ng mabuti itong programa ng pagbibigay ng livelihood sa ating mga magsasaka, especially yung SCOBY DAC, ano? Baka may mensahe ka pa sa ating mga kababayan, mga magsasaka na gusto rin makapag-avail ng programang ito at doon sa mga naka-avail na. Okay, so sa ating po mga farmers and fisher folks, no, unti-unti na pong dumarating kasi natagalan, sa pasensya na po nung nagka-pandemic at lockdown. Konting pasensya at pag-unawa lang po, tuloy-tuloy pa rin naman po yung ating ayuda, lalong-lalo na, na nasama pa yan sa zona ni PRD, pati sa DA na huwag talaga nating kaligtaan ang agriculture dahil ngayon ang panahon na kailangan natin mag-restart ang ating ekonomiya. So, agriculture is the only the way to start our economy since we are an agricultural province. We are not a highly urbanized province. We are an agricultural province. So, this is our bread and butter at tulungan po natin yung ating farmers and fisher folks. Kung may concerns po kayo, lapit lang po sa inyong barangay, lapit lang po sa inyong municipal agriculturist office or sa probinsya or sa veterinary office. Mm-hmm. Pwede rin po sa amin. Kung ano pong maibibigay namin, pag-usapan lang po natin yung proseso at konting pag-unawa lang din po. Thank you so much. Thank you so much po sa panahon. Maraming salamat, Sir Loy. Maraming salamat din po. Si Board Member Dr. Krista Piñol Solis, ang Committee Chair on Agriculture do sa Sangguniang Panlalawigan ng Cotabato. Mga katinig, uy, paspas kaya itong oras, wala na kita igong oras. Musunod na itong alas 7 balita. Dagang salamat sa yung kanunay ng pagpaminaw ng programang Tinig ng Bayan. Tinig ng Bayan! Tinig ng Bayan! Healthy products ba ang hanap mo? Yaki Grocer ang dapat puntahan mo. Available sa Yaki Grocer ang lahat ng produkto ng Yaki. Meron din silang tuna products tulad ng panga, belly, portion at tuna stick. Sa Yaki Grocer, makakabili ka rin ng squid rings, pompano, bagaybay, bangus, seafood, fishball, organic egg, organic pork and chicken meat. Kaya tara na sa Yaki Grocer dahil may dry goods na rin sila. Tumatanggap din ang Yaki Grocer ng short order for takeout. Yaki Grocer is located at Quezon Boulevard, Kitapawan City, beside Avon. Maya pa si Gwen. Nakatulog na kalawin. Apay na kung bay na? Di man gani makausa? Daon sa gugadihan? Duh! Dalihan, humanan ko og pangapi sa Aukira 5-in-1 Coffee. Tanawan no? Andam na ko, baskog na kuhan! Pantay bitaw ha? Kalimi mo din sa Okera 5-in-1 Coffee, hain? Pwede ba din ako, hain? Kini na atong himuong kapihan, aron doon natin kadulang igong energy o mabuhat na atong gustong buhaton. Sige, hain!
Ang Okera 5-in-1 Coffee mapalit sa mga butika. Feel real paradise. Fresh air, crystal clear beach, beautiful sunrise, and romantic sunset. And the best unforgettable island getaway experience only at Punta LA Resort, Samal. For the most relaxing moments with your family and loved ones, corporate events, weddings, birthdays, reunions, team building, and any occasions, or just a chance to get away. Punta LA Resort.